mga sisams ko. Hi mga sisams! It's me again, Shakira. So for today's vlog, it's a long overdue. Oh, long overdue. So for now, i-review natin is yung aking, may kodi ko eh, no? Crocs Unisex Classic Slide na tinatawag. So, bago pa magkaroon ng light ride yung husband ko, nauna kong bilhin yung slippers na to. Tapos, sabi ko, bakit hindi natin gawa ng review or ng comparison yung dalawa, na which is yung binili ko from the store and yung binili ko from the Shopee ko pala siya nabili for only 490 pesos. So, eto siya, nang dumating. Parang medyo may pagka-legit, ba? Diba? Pero, the price is, so, yung ating Crocs Unisex Classic Slide from the store is 1495. So, I got this, my slippers, 1495. Malinis to, nilinis ko na siya. Na-scrub ko na yan. Dito is women 6 ako. Actually, dapat women 7 talaga yung pinaka-fit. Kasi nung nag-time na nagbili ako, ayoko kasi na masyadong maluwag dito. And then, syempre wala siyang kasamang gibit sa binibili to, separately. And then, ito yung nabili ko sa Shopee. So, the usual, parang dun sa Crocs natin na light ride, meron din siyang plastic na kasama. Ito nung nabili ko, wala. Oo, wala siyang, wala. Tapos, ito lang din. Pero parang close to, no? Ate? Oo. Close to dun sa lagayan mismo nito, yung eco bag nito. So, ito, ganito siya. Ayan siya. So, dito, kinuha ko is women 7. So, may pa-carton pa siya and everything. Actually, nung sinukat ko, sabi ko, uy, pwede pala yung women 7. Parang ito, yung entrada niya, sakto naman. Pero kasi yung dito, parang medyo naluwagan ako or kasi wala na rin size ko nung time na yon. Ang mapapansin mo is doon dito sa 400 or sa roughly 500 pesos is matigas talaga yung ano nila, yung pinaka pag inapak, matigas. Unlike with this one, malambot talaga siya pati yung ganito, magkaiba sila ng texture. Ayan. Tapos nung binili ko din to, may ganito siya. Ito mas close to kaysa doon sa light ride. Kasi yung binili ko yun, ganito din. Di ba yung light ride natin, ganito din, tatlo din. And then, ang iba lang is, yung sticker nito, which is ito yung ano, fake natin. Andiyan siya sa gilid. Yung sticker nito, natanggal na lang. Andi dito yun sa gilid. Makikita mo may mark pa dito nung sticker. Tapos, ang sticker niya is half of this sticker. So, sa sticker pa lang, magkaiba na sila. And yung sulat, I don't know kung bakit, baka puti lang to. Yan yung Iconic Crocs Comfort. Tapos ito, medyo, parang mas, or hindi ko alam dahil mas dark lang ba ha? Hindi, parang mas malaki to. Oo, mas malaki yung letters, no? So, ganyan siya. And then, yung sa sole niya, yung sa mga ganyan lines, halos pareho, pero pag tinapak mo, magkaiba talaga. And then, yung sa likod, ayun nga, mas bold talaga yung sulat. Mas broad yung sulat nung sa fake. Ito yung fake. Ito yung original. Nakita niyo yung difference? Ito yung original. Ngayon, nung nilayo ko siya, mas nakita ko yung difference. Yung curve nito, mas malapad. Yung curve nito, sakto lang. Kaya pala sinasabi ko, mas sakto sa paa ko to. Kasi yung sa women 7 nito, na original, kasi maluwag. Yung lapad. Mas malaki yung parang ganito nito. Sa may sole. Pansinin ba? Medyo ha? Kasi pag ginanyan mo, hinarap mo siya sa harap mo. Sa harap ko, nung yung ginaganyan ko na, parang mas malaki. Mas malalaki yung curve nito kaysa sa ganito. Kahit ginamit ko na siya ha, yun yung pinagkaiba niya. Tsaka yun, ang pinaka napansin ko is may tapak. Kasi I don't know kung sa blue nito is E din yung nakalagay. Kasi may letter E dyan sa taas. Nakikita? Tapos dito sa original ang nakalagay L. I don't know kung bakit L.
Sa right to. Sa left, F. Kita nyo? Dito pareha silang letter E. Yung right, yun yung nasa letter. Nasa letter. Ay, yun yung nasa, nasa left side. Pag sa original, magkaibang letter. Sa fake, it's parehas na letter. Oo, magkaiba nga yung pinaka-apakan. Eto, magkaiba to. Magkaibang magkaiba sila. Kasi may marks pa siya nung mga nung una eh. Kita niyo siya? Tapos ito yun. Pero kasi talaga mapapansin mo talaga yung ano eh. Yung tapak pa lang. Iba yung feel. At saka yun nga, nung situkat ko to, alam mo yung feeling na magkaiba? Basta, tapos yung sticker niya hindi dapat ganito. Nasa loob dapat siya. Ayun, ito, meron siyang ganun. Parang ganito, yan. Pero kasi ito, walang ilalim. Wala siyang parang naka... Parang medyo nakabaon kasi pag dito eh. Dito hindi. Hindi siya nakabaon. So far, kung titingnan mo silang dalawa, walang pinagkaiba. Parang ganyan, no? Pero pag sinuot mo na, tapos pagka hinarap mo siya sa'yo, ito talaga, mas malapad talaga yung white. Tapos nga pala, so sa Crocs, they have white, blue, orange, black, and ilang colors ba yun? Parang 4 or 5 colors meron eh. Tapos pag binili mo siya, it's ganito lang talaga siya ha, ganyan lang. Tapos yung gibbets nila, it's parang 3+1 yung gibbets. Siyempre, kaya nga may mga ganyan-ganyan para magkaroon kayo ng design. So, nung time ngayon, nabinili to para right after kasi gusto ko magkaroon ng Nintendo Switch. Tapos, ang favorite, syempre, nalalaman sa edad. Or hindi naman siguro, kaya Mario. Kaya Mario siya. So, ayun, siguro, ang dapat yung tandaan kung original yung nabili nyo is yung font ng slippers. Nakita nyo yung difference? So, sa akin, kung bibili kayo, makikita nyo na mas malapad dapat yung itong slippers na to, even ito is women 6, ito ay women 7, so dapat mas malapad siya, hindi pa rin. So, ang unang point is yung lapad niya, pag nakita nyo, dapat malapad. And then, the second is yung font ng letter, nakikita nyo, mas makapal yung dito sa right, which is yung fake. And then, sa original, sakto lang yung sulat. So, dun pa lang, titingnan nyo na siya yung pinakasulat. And then, pinaka talaga is yung tapak ng slippers kasi magkaiba. Ayan o, pag ginanon mo, ito alam mong bouncy. Parang ganun. Ito hindi. Matigas. Pag nilakad mo lalo, siguro. Ginan natin, oh. Ganun siya pag nabibend. Ito. Oh. Oh, di ba? Kahit ba sabi mo, ginamit mo na to, oo, pero, ito matigas. may laban siya. Basta siguro pagka, hindi po ako ulitin ko, hindi po ako expert, ginawa ko lang to kasi madami ding nagre-request na regarding sa Crocs. Sa akin lang is, yung payo lang doon sa mga bibili ng Crocs, Unisex Classic Slide. Di ba? Hindi ko kabisado. So, ang titignan nyo po, kapag bibili kayo ng Crocs na slippers, na Unisex Classic, yung tapak, yung lapad, at saka yung sulat sa likod, ang pagko-comparing nyo. Sa akin yun, ha? Kasi doon sa legit Crocs na yon, doon sa Facebook, doon madaming nagsasabi na pa-legit check po, kung legit ba yung nabili namin, ganyan-ganyan. So, marami na dun seller na nagsasabi na, kunwari, hindi yan legit, ito legit to, dito ka nalang bumili. Diba? Kasi we'd rather go doon sa original din, kasi nga naman, mas maglala siya. Pero, walang problema po kung bibili kayo ng fake. Kung yun lang yung kaya ng budget, why not? Kung may budget naman, go for the original. And marami naman pong legit sellers na nagtitinda na ng Crocs ngayon. So, sana sa mga makakanood nito, makatulong yung comparison natin. Kasi usually yun lang yung nakita kong comparison sa kanilang dalawa na makikita mo na agad kung ano yung original sa hindi. Yung again, yung lapad, and yung pinakasulat sa likod. Tsaka yan, yung mga ganito, yung mga lines-lines niya dito.
Kasi masyadong makapal. Masyado siyang makapal. Masyadong iba. At, ang fake is parehas ng letters. Kasi, ito, magkaibang letter, o, L at saka F. Left at saka right? Star? Ay, front? Hindi, kasi left siya eh. Magkaiba yung letter ha. Ayan o, nakikita nyo. L, kita ba ate? L at saka F. So, yun ha. Yun yung tips. So, antabayanan nyo po. Wow, Tagalog! So, sa mga manonood, eh, nag-aantay ng ating Crocs. And I would like to say thank you to those people na nanood ng aking vlog sa ating Crocs Light Ride. We'll be inserting dito yung vlog na yon. Na maraming nanood and sana po sa lahat ng nanood ay nakatulong sa inyo. And sana for this vlog, sa mga bibil din ito, makatulong yung mga sinuggest kong so far kasi konti lang talaga eh. Unlike with the Light Ride, madami kang makikita kung pinagkaib. So nakita nyo siya. Ito ha, women 7. Women 6. Pero parang parehas lang sila ng size. Pero tingnan mo, mas malapad to kaysa dito. Tsaka parehas lang sila halos. Oh, parang parehas lang sila. Parang parehas lang sila ng laki. Tsaka yung feel niya talaga. Tsaka ito, yung lapad mismo. Kasi ito, yung women 7 sa akin sa mismong Crocs. Maluwag na siya eh. Ito, hindi. Sakto. Tapos ito ha, nung suot ko na to, kahit na ba nung bago to, itong Crocs ko na original, hindi siya yung parang feeling na ano, na oily. Ito kasi parang oily. Yung typical na rubber, na fake. Di ba yung pag bumibili ka? Again po, I'm not an expert. Ginagawa ko lang to para lang din makatulong dun sa mga taong gustong bumili ng Crocs. And just a comparison lang po, well, there's nothing wrong dun sa ako ha, personally, there's nothing wrong kung bibili ka ng fake. Kung yun lang yung kaya ng budget, why not? Pero kung meron kang budget, go for the original ones. And I would like to say hi nga pala doon sa bibilan ko ng Crocs Full Force. Actually, siya nga nagsabi sa akin. Si Joyce Macalinao Enriquez. Hi po! Thank you for watching ng vlog. Nagkagulitan kami kasi nagtatanong ako ng ano, ng Crocs. Tapos biglang sabi ko, I'll just do it for the review. Tapos nagulat siya na ako pala daw yun kasi napanood niya din before. So, nakatulong daw yung aking vlog sa kanya. And we'll be inserting yung kanyang FB page. It's 420 yung name. Para dun sa mga gustong bumili ng Crocs na original, legit po siya ha. And gibbets din. Sa akin kasi padating pa lang eh, meron siyang gibbets na original and merong close to original. Siguro we'll do that also yung ano, sa gibbets naman. Hi po! Hi Ate Joyce! Ah, thank you mom! May matanda pa ako. Hello po! Thank you for watching! Please do like and subscribe sa aking YouTube channel and follow me on IG, Facebook. Bye guys!